Ayun, hello, magandang araw mga Kimas, Luzon, Visayas, Mindanao. Andito na naman ako sa ano, yung kung saan ako nag-umpisa mag-vlog. Ito, sa Angeles, Pampanga po. Talagang palagi ako bumabalik dito sa store na to. Yan, yung 5-11 Trading Trinks po. Sila yung mga nagbebenta rito ng mga karamihan ng brand na mga bike nila, mountain bike, mga Trinks. Saka yung Forever Bike na yung curb bike mga kaimas. So samahan nyo ako, tara, let's go! Eto, medyo matagal-tagal na akong hindi nakapunta mga kahimas. Sa ngayon, kasi dati talaga kung mapapansin mo, ang daming bike dito sa mga vlog ko sa kanila. Ngayon, meron na naman po silang mga stock, napakarami na ng mga stock nila. Siyempre yung mga number one na ano natin na mga bike na nakikita dito na paninda nila, yung mga Trinks, Histo, mga ganon. Saka yung ayan yung mga parang Japanese bike, pero ano yan, Forever Bike na alloy po yan. Yan yung hindi naka-flat. Ito, dito pala eh. Ito yung mga hindi naka-flat na ano, na mga gulong. Kasi walang interior yan, diretso na yan. So yun, available pa rin sa kanila. So, ito mga to, tingnan natin, magtatanong tayo kung magkano na yung mga presyohan nila ngayon ha. Kung ano yung mga available na bike nila dito. Kasi dami eh, mga magaganda yung mga nandito ngayon eh. Ayan, may mga folding bike sila, may fat bike na size 20. Meron na rin. At saka meron pala sila mga pambata rin dito na Phantom na oh. Folding bike na Phantom meron na rin pala. Pero itong Phantom na to, bakal po yan. Itong mga nakasabit. Tingnan natin. Ito mga Phantom to eh. Mga meron ding size 16 tapos size 20. Yan, Phantom. Pero itong mga nakasabit na to mga kaimas, mga pambata available sa kanila. Tingnan natin dito. Ayun oh. Yan, na-miss ko rin mag-vlog dito sa kanila. Eh, isa sa kaibigan natin dito sa Pampanga. Ito merong case to dito na size 17 mountain bike. Ito mga budget bike, karamihan sa mga bike nila dito. 99 lang ang price nito, pero negotiable pa to ha. Ito kasi 26er, bagay na bagay sa mga babae na mountain bike. Size 17 nga pala yan, alloy frame na po lahat to. Itong mountain bike na to na case to 99, pero hydraulic na, ayan o, nakaganda nito, hydraulic na rin ito mga himas, tapos naka L2O A3, naka 3x8 speed din yan, pareho din to, pareho lang kung dalawang to, pero hydraulic na. Ito naman Trinks to mga himas, ito yung M116, yan M116, ganun, marami pagkabigat yan, alloy frame din po yan mga himas, ganun din ang presyo nito, 9,500, negotiable pa po. Lahat ng binabanggit ko dito mga mountain bike mga pala makaimas, negotiable pa yon ha. Siyempre banggitin nyo lang Chichoy 21 ha. Yan, 26er, hydraulic. Hydraulic tong case to na to. Yan, ito yung hydraulic. Pero itong ano na to, Trinks na ganito, mountain bike, 3x7 speed. Shimano na rin pala to na combo shifter. Ano to, 9.5, negotiable din yan. Ito naman, mechanical disc brake. And then dito, meron din pala dito yung mga kung tinatawag natin junior mountain bike to, no? Magkano junior na to? Nana. Ayan, Nana 104. Naka-internal cabling na to. Lahat ng pinapakita ko, naka-internal cabling na. Magkano tong ganito? 10.5. Ah. Mas ano to? May presyo? Ay, ito yung 10.5 ba to? Ito po, 10.5. Tapos ito po. Ito M114 is 9.5. Ah, okay. Itong M Majestic 114, ito yung 9.9. Ito yung 10.5. Ba't kaya nag 10.5 to? Ah, kaya pala. Naka 3x Shimano Trinity Z na pala ito yung nakasalpak dito. Nana, ito, mabenta kasi ito yung bike na ito eh. Ito bagay na bagay sa mga babae naman. Pero size ano to ha, yung gulong nito, hindi to 26er to mga kaimas ha.
itong ano na to na nakakenda na rin pala, kaya pala, pero 24 by 1.95 yung nakasalpak na gulong. Size 24 po yung rim, ha? Alloy din yan. Alam mo naman si Trinx talaga, mga budget bike po. Ano rin sila, meron na rin sila talagang ganitong klaseng bike na napakamura lang. 3 by 7 speed naman to. Ayan, combo shifter pala to, naka Shimano na. May talagang Shimano na equipped na rin talaga sila. Available din dito sa kanila. Mamaya papasok ako dyan. Kumusta naman po itong mga ganito nyo? Ang bentahan. Ato, magkano presyo nga pala nito? Yung ano, nakalimutan ko na rin eh. Ay, yung ganitong ano, basket? Ito pong may set ng basket. Oh. Tapos pala siyang carrier. Nasa 4,000 to 3,500 po. Oh, 4,000 to 3,500 lang, ha? Opo. Tapos yung may may complete set naman po. Oo. Yung may carrier, basket, and then nasa 4,500 to 4,000. Ah, 4,500 lang, mga kima. So, ano, good condition na to. May carrier na sa likuran tulad nito. Ayan, oh. Ayun, Maitig 3.5 naman, ano? Pinakamura, 3.5? Opo. O, ba, ano yun, alloy din yun, di ba? Opo. Pero itong bakal na to, forever bike. Opo, nasa 4.5 to 4,000. 4.5 to, ano, kasi kakaiba itong mga kahimas. Ito naman yung forever bike talaga. Ito naman is steel to, ah. Ayan, oh. Ayan, yung mga bagong lumalabas sa market na forever bike, ganyan yung brand. Ito yung mga, ano nila, curve bikes. Available din dito sa kanila. Ako nga, may shock nga, kakaiba. Ito, napansin ko na may shock nga pala ito, ha, sa likod. Yun, kaya pala. Ngayon ko lang din napansin na may shock pala yan. Siyempre, kung dati lang 26er lang ang nakikita nyo na ano, Trinks na Majestic. Ito, meron na Majestic 100 Quest 29er available sa kanila. Yung ganitong price, ma'am, magkano to? Yan, 11.9 po. Negotiable pa po yun, na huwag kayong mag-alala. So, ito, quick specs lang tayo sa mga ganitong klaseng bike. Ngayon lang ako nakapag-specs ngayon ng mga ganito. Trinx 29er ulit, ha. So, pagpaumanin, kundi ko masyado, ano. Pero, syempre, natatandaan pa rin natin to kahit pa paano. Syempre, yung frame nga, yung design niya, matte black, ayan. Matte black siya. Trinx 29, blue combination black po yan. And then, ano yung nagbago dito? Tingnan natin. Siyempre, yung sa shock niya, wala, hindi pa siya naka-lockout po. Trinks. Pero budget bike, ha? Pasok to sa mga ano, budget 12,000 lang. May 29er ka na. Alloy pa. Naka-internal cable routing na rin siya. At saka hydraulic na rin pala to. Ha? Ayan, oh. Naka-X-Spark. Tapos yung shifter nito na separated dito sa... Siyempre, hydraulic, hindi pwede magsabay. So, L2A2 nga pala to. Tingnan ko nga yung sa shifter niya. 3x7 speed nga pala to. Kaya pala, ito, budget bike, napakamura. Siyempre, Trinx yan, gawa ng Trinx. Nakikilala na to ngayon sa, ano, sa bike market talaga. Yan, limited edition yung nakalagay dito sa, ano niya, sa seat stay. So, ang size nga pala nito, tingnan natin, 29er. Yun, medium. Sa mga naghahanap na medium, ha, size 17 to, 66.1 alloy din po, siyem. Ganon. And dito sa crank naman niya, ganito, ito pa rin yung stock talaga ng Trinx 3x dito. Tapos, 7 speed yung cogs niya. Shimano Turny TZ. Yan. Kung hindi ka naman masyado maselan sa, ano, basta may magamit kang bike, ito, pwede na to. Available dito ngayon to kaya no 511 trading dito mismo sa may crossing. Ayan. Crossing. Kasi meron din isa ron eh. Meron din sa Mabalacat. So andito ako ngayon sa pinaka malaking ano tindahan nila. Ayan, makikita nyo naman no, napakalaking tindahan yan. Ay, kumusta naman tong mga Phantom na to? Magkano? 5.5 to. Ah, ito 5.5 lang to. Yung mga presyo nila dito sa mga Phantom na to. Mga pambata to, mga kahimas. Available na sa brand new to, hindi to second hand. Napunta ako ngayon sa mga brand new naman po para maiba naman yung ano natin. At syempre, na-mention ko na rin sa inyo, ayan yung harapan ng tindahan nila mismo. Trinx bikes, syempre halo-halo, 511 trading
pagmamayari ng kaibigan natin to eh. Kaya talagang binisita ko dahil dito rin ako nag-umpisa at dito rin ako nakilala sa pagbablog. Siyempre dito rin tayo pwede makalimot sa kanila. At time to time pupunta ako talaga palagi rito. Yun, meron pala silang BMX ha. Itong BMX na to. Ah, same lang, no? 5,000 drinks, oh. BMX, 5,000. Steel frame to, mga kaimas, ha. May negotiable pa yan. Basta, ano, dito, ang ano nila, may mga bawas pa yan, negotiable. Mention nyo lang ako dyan. Less, hanggang aabot pa ng magkano bang bawas. Abot pa ng 2,000. Joke lang. Hindi. Ah, basta, negotiable pa po yan, mga kaimas. Eto, nagandaan ako sa ano, Phantom na to, eh. Intensity available dito, ah. 27.5 intensity. Alloy frame yan, ah. Ayan po, matte black yan. Matte black siya, oh. Intensity 27.5 ng Phantom. Napakaganda niyan. Ayan, available dito. Saka naka-combo shifter nga pala to, ah. 3x8 speed combo shifter na siya. Siyempre lahat alloy na yan. Alloy na rin itong stem niya. Itong stem niya. Tapos itong handlebar alloy na rin. Kung ano na rin, nababaliktad ko rin mga sinasabi. Mga pangkaimas ha. Imagine natin yan. Siyempre. Dito naman tayo sa mga budget bike naman tayo mga kaimas. May lockout na pala to ha. Magkano to? Ito yung ano, intensity. Combo shifter, tapos may lockout na rin pala to. Tanong natin yung presyo, mga kaimas, baka magkamali tayo eh. Pero 27.5 po yan. Yung gulong nito, naka CST, all terrain na rin pala. Ha? Siyempre, yung disc brake pa siya, mechanical disc brake pa pala to. Konting upgrade na lang yan, sa mga may sakit na mag-upgrade. Kung hindi ka naman medyo maselan, pwede mo na gamitin yan diretso, huwag ka na mag-upgrade. Pwede, kasi budget bike po yan eh. Drinks. Pagkano? Oh, idol. Ayun, dito pala. Ah, 12.5? Ah, 12.5 daw. Ayan, 12.5. Ah, ayan po, 12.5 yan. Ah, ayan yung ano, available na naman sa kanila yan. Dati naubos kasi yan eh. Ito, drinks. Naano ko na yata to. Ito yung original dati. Size 16 naman to. Naka L2 naman to, yan. L2. 3x7 speed yan. Alloy din yan. Internal cabling na rin siya. Tapos, mechanical disc brake. Hindi siya hydraulic. Pareho sila nito. Ganun din yung price yan, mga 10. So, bisitaan po. Tahan nyo lang po dito sa shop nila. Ang dami pa rito yung mga paborito ko, mga bike. Ito, forever bike. Ang sarap kasi i-bike niya, ano to, gamitin eh. May basket sa harapan. Lalo na yung kung makikita nyo yung gabi ko lagi sa Manila, ito yun. Ayan yung mga ano na yan. Bike na yan. Dito kasi mas ano dito eh. Kung meron palang gusto mag-inquire sa akin tungkol sa mga bike na to, meron din po tayo sa Manila nyan. Available din yan sa akin sa bahay. Meron ako nyan. Bilhin nyo lang doon. Magkano tong ano, bentahan nyo na ngayon ito? Update natin kasi baka nag... Oh, 6,500 to 6,000. Negotiable ha, ganun na lang. I-negotiable ko na yan, 6,500. Pero pwedeng 6,000 ha. Bagitin nyo lang, Chichoy 21 ha. Yan. Yan, napakamura niya, mga kahimas. Sa Manila, ganun din ang ano, presyo niyan. Ayun, taparin tayo dito yung mga available na kulay. Ito, mga 29er, may kulay pula. Case 2. Ayan. Marami pa rin sila mga magaganda palang bike dito. Case to, drinks, ganon. Ito mga naka-hydraulic to ha. Ayan, oh, hydraulic na. Meron dito, 29er. Puntahan nyo na itong mga to. Ito, ganon pa rin yung tulad nung sinabi ko kanina na ano, yung drinks na, ayan, Quest. Available na rin sa kanila. Ito, Majestic. 29er ha. Limited edition din to. Ma-hydraulic ka na. Naka L2 A2. Tapos 3x7 speed. Itong may lockout is to ha. Ito kasi nga no, wala pang lockout ng 29er na to.
karamihan sa mga size ng mga 29er nila is medium po. Pasok yan sa budget na ano, 12,000 below. Bali yung ano nila, 11,900 lang. Napakamura na. Ah, ano to, Shimano. Eto, dito naman tayo. Ooh! Meron pa, yun yung mga available na kulay nila. Ay, ito yung ano, Twinks na ano. Maganda to. Ito yung C782 na sinasabi nila. 27.5, ayan. Available sa kanila to. Magkano to? Oh, 13,900 lang po yung presyo nito. So pasok pa rin siya sa below 15,000 budget na kayo mas. Naka-internal cable routing na rin to dahil alloy yung mismong frame nito. May lockout na rin yung shock niya, 37.5. Siyempre, Twinks. Hydraulic na to ah, hydraulic na to. Ay, Shimano na rin pala yung shifter nito mga kima. So yan, hindi na A2 mang ganun, L2 o hindi. Shimano talaga. Bali, ano na, 3x8 speed Shimano. 3x8 speed Shimano na siya. Kenda tire na rin to ah. So hydraulic mga kahimas, hydraulic disc brake na to. Yan, X Spark 3x8 speed. Yun, yung tulad nung ano. Uy, kakaiba tong ano na to ah, Case to Elite. Meron din dito. Ito maganda to, matte black combination na para siyang ano, silver. Kasi itong ano na to, Keystone na to mga kahimas, ang ganda. Size 16 to. Size 16. Pero tingnan natin. Ito. 29er to mga kahimas, smooth weld yan ha. Smooth weld tong sa may top tube pero dun sa may siyempre dun sa pinaka may bottom bracket niya ano pa rin yung ganoon pa rin yung typical lang na welding. Ito magkano naman tong case na to? Nasa ano po yan? 18.5. Ah, 18.5. Bakit kaya? Sige, 18.5 pala presyo nito. Ano na to ha? L2 AX 33 speed na siya. AX L2 po na. Naka-hydraulic to ah. Available din sa kanila. May lockout na rin siya. So, 29er din to mga kahimas. Ayan o, himasin natin yan. Hydraulic. Naka-CST, Jackrabbit. Yan. Ayan o. Siyempre, tuloy-tuloy lang himas natin dyan. Himasin natin yan. 29er. Maganda kasi itong forma nitong ano na to, case to na to eh. Nagagandahan ako dyan, smooth weld yung ano mismo niya. Yung top tube niya makikita. Ito, 29er, 37.5, lahat available. Ito, folding bike na Dolphin na to, magkano to? Ano na po yun ngayon, 10.5. O, 10.5 na lang to. Dalawa, kasama yung blue, no? Opo. Silipin natin yung blue mga kaimas. Ito maganda tong blue na to eh. Himasin natin yan. Himas-himas lang sa tingin yan. So napakamura na lang ha. Magkano? Nakalimutin ako eh. Magkano po? 10.5. Ah, 10.5. Hindi ko siya ball pa ba yan? Opo, ang hangang po. 9.5. Ayan. Yon, nakinarinig nyo mga himas. Ayun, hanggang 9.5. Mambay talaga na may ari ito. Yan na sinasabi ko rito. Rings available sa kanila. Ma'am, para sa babae, yan, magandang kulay. Tingnan natin, teka. Ah, bakal to. Oh, yung ano kasi itong 1.0, ano pa to sa trings, tandaan nyo mga himas, bakal pa yan. Yung 2.0 pataas, ang mga alloy na po yun. Pero lahat po yun naka-disc brake, mechanical disc brake po yan. At syempre, ganun din, naka-telescopic na rin yung stem nila. Ayan din. Syempre, may fat bike naman. Magkano itong fat bike na size 20? 12.9. Yan, 12.9 po makahima sa 12.9 available dito. Size 20 po yan. Quick release na rin. Ah, o nga no, quick release na rin. Pero revo shifter siya. Hydro, ano na rin siya, yung naka-disc brake na siya. Mechanical disc brake po.
Ano pa yung ano niya? Ha, sa seat post kasi yun yun, no? Quick release. Alloy frame po ito, ha? Available sa kanila. Siyempre yung gulong pagdating naman sa ano kasi ayan. CST BFT 20x4.0. Puntahan niyo lang po dito sa ano, sa store nila 511 Trading po dito sa ano sa may crossing po, no? Crossing, no? 511. Ito yung main store talaga nila. Tatlo yung store nitong mga to eh, na talagang kaya di ako makalimot, talagang lagi ako pumupunta rito dahil na-miss ko tong lugar na to. At nakahimas, kumalala, dito rin ako nag-umpisa sa mga vlog ko. Kaya time to time talaga at mag-update talaga ako rito. Dito sa Pampanga po. Siyempre Pampanga, Angeles City, Pampanga mismo. Ayan yung labas nila, oh. Maraming kainan dito eh. So medyo hapon, ha, hindi ko pa nakikita yung mga iba. So ayan. Ano ko kayo sa kanilang mga update na panindan nila ngayon. O yun mga kaimas, maraming salamat. God bless, mabuhay.